Good day po sa lahat. Ito na po ang pagbabalik ko. Nakaraang pong YouTube, sinabi ko po yung tuturo ko po sa inyo paano gumawa ng hook na nakakabit sa cable. Cable wire po yung gagamitin natin. Marami po tayong ginagamit na kinds of string na more than 13 kilo above to 60 kilo ang pinaka-weight ang kaya niyang atake na isda. Pero ang gagamitin po natin is ito po, cable. Leader lang po ito, panduktong lang po ito sa string natin na nylon. Okay? Mabalik tayo sa dating YouTube. Pinakita ko po sa inyo dati ito, nakaraan. Ito po, pagkabit po nito, ginagamitan po ito ng single rod or dual rod connection. Ito po yun. Ito po yung rod na sinasabi. Okay? Ang pagkabit po niyan, atas nyo lang ito sa ibabaw. Ganyan po. Yan. Atasin po niyan sa ibabaw ko nakaikot dyan. Hindi sa ilalim, hindi mo pa ganun. Pataas po yan. Paganyan. Yan. Ganyan po yan pagkabit niya. Ito po yan. Ito po actual na gamit yan. Yan. Paganyan po. Mahaba po yan. Yan. Even 50 kilo na isda na malalaki, kayang-kaya kong atake niya. Depende na lang sa lakas niyo kung hanggang saan kayo tatagal. Bait casting ang tawag ko rito. Ginagamit sa yate. Okay? Ngayon, tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng leader na ang kinakabit natin ay hook na malaki. Pwede rin po yung medium size na medyo maliit ng konti. Yan, tulad niyan. Okay. So, umpisa ganito po. Puputol tayo ng mga 1.5 foot na cable. Yan. Putulin na natin. Okay. Ngayon, paano natin kakabit ito yung hook? Kasi iniisip natin, mahirap ibuhol ang kable. Ito po yung kable na hindi siya basta-basta napuputol, saka hindi po siya basta matigas. Malambot po siya, bendable. Ngayon, umpisa na po natin ang paggagawa. Ito po tayo ng hook. Ito po. Ang gawin lang po natin. Inulusot lang po natin. Lapit lang po natin yung cam para makita ko natin ano. Ito po. Pasok ko natin dito. After that, na may pasok. Iikot ho natin. I-round ho natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngayon, yung 8 na yan, ako na yan, babalik ho natin dito sa ibabaw. Papasok ko natin dito sa butas. Ingat lang po sa paggamit ng ano, paghawak ng, kasi matulis po yung hook natin. Kaya kailangan konting ingat lang po. Sana sa mga beginner, magpatulong kayo sa marunong. Safety first. Nilusot na ho natin. Yan. Tapos hihilay na lang po natin yan. Gagamit po tayo ng tools para mabata ko yan. Hilay lang po natin. Yan. Pati
po yung ikabila. Yan, para maigpit. Ganyan ang kakalabasan niyan. Ano, napakaganda, napakalinis. Walang sabit. Walang tanggalan yan. Yung excess po, puputulin lang po natin yung excess. Yan. Ito na ang kakalabasan niya. Diba? Pwede nyo lagyan ng beads yan. Pang-attract. Ito, ito ang mga beads. Mas maganda yung mga 3D beads, yung makukulay, matitingkad. Kakabitan na po natin. Ganyan po kakalabasan niya. Yung dulo naman po gagamitan natin ng swivel. Meron po tayong swivel na ginagamit. Ito po yung swivel. Yan na po siyang dulo. Pwede to attach naman po yan sa mga nakaready ng nylon string. Pero gagamit po tayo ng single lang po. Yan po mangyayari niya. Naka-crossover po siya. Ngayon, iipitin lang po natin ng long nose yan o kaya pliers. Ingat lang po tayo kasi kailangan hindi mapuputol po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan po na ang kakalabasan niya. Ito, ito ang purpose nito para umikot siya. Hindi mo siya mabubuhol. Kung makahuli man kayo ng isda, umikot man itong hook na to habang nasa
bunganga ng isda, hindi ho basta bubuhol ang string nyo. Hindi ho mapapatid basta-basta. Iiwasan niya yung, maabot niya yung pagpatid ng string, saka hindi siya basta-basta bibigay. Ano po? So, yun lang po. Sana po may minatutunan tayo kahit papano. Fishing tip din po ito. Victor po. Subscribe lang po. Like. Thumbs up lang po kung nagustuhan niyo po. Thank you po.